Ang pelikula ay nagbukas sa West Virginia at ipinakilala sa atin ang pangunahing tauhan, si Jimmy Logan. Ipinapaliwanag niya ang lyrics ng paboritong kanta sa pinakamamahal na anak, si Sadie. Si Jimmy ay dating manlalaro ng football na napinsala ang paa sa panahon ng laban noong high school. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang construction worker sa tunnel sa ilalim ng Charlotte Motor Speedway. Napaka-close nila ng kanyang anak, ngunit sa kasamaang palad, isang beses lang sa isang linggo niya ito nakakasama dahil nakatira ito kasama ang kanyang ina, si Bobby. Lumilitaw na ang mag-asawa ay naghiwalay ilang taon na ang nakalipas, at ngayon ay nakatira si Bobby kasama ang mayamang asawa, si Moody, at dalawang anak na lalaki. Isang araw, pumasok sa trabaho si Jimmy sa construction site nang ipatawag siya ng kanyang amo. Nalaman ng amo ang tungkol sa pinsala sa paa ni Jimmy kaya tinanggal niya ito dahil ayaw niya ng pananagutan kung sakali. Kasunod nito, nagtungo si Jimmy sa kapatid na babae, si Melly, na nagtatrabaho bilang hairstylist. Siya ang namamahala sa paghahanda kay Sadie para sa nalalapit na beauty pageant selection contest. Ngunit nang dumating si Jimmy doon, nalaman niya na ang pageant ni Sadie ay noong nakaraang araw, hindi ngayon gaya ng iniisip niya. Napagtanto ang pagkakamali, kinausapin niya ang dating asawa, na labis na nagagalit sa kapalpakan niya, ngunit si Sadie ay mapagpatawad. Sa kanilang pag-uusap, inihayag ni Bobby na malapit na silang lumipat sa Lynchburg dahil plano ni Moody na magbukas ng bagong negosyo ng kotse doon. Nabahala si Jimmy dahil ayaw niyang malayo ang anak sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto niya na kailangan niya ng maraming pera upang kumuha ng pinakamahusay na abogado upang harapin ang kasong ito. Kinagabihan, pumunta si Jimmy sa bar na pinamamahalaan ng kapatid niyang si Clyde, na dating veterano sa digmaan na nawalan ng braso at ngayon ay nakasuot ng prosthetic. Pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa ang kani-kanilang mga problema at naisip nila na ang pamilya Logan ay isinumpa. Ang pag-uusap nila ay naputol nang biglang dumating ang hambog na may-ari ng koponan ng NASCAR, si Max Chilblain at ang dalawang kasama. Walang awa na pinagtawanan ni Max ang kapansanan ni Clyde, na ikinagalit ng magkapatid. Bilang resulta, nakipag-away si Jimmy sa miyembro ng gang, habang si Clyde ay lumabas at sinunog ang mamahaling kotse ni Max. Kasunod nito, tinawag ni Jimmy ang kapatid na cauliflower, ang lihim na code word na ginagamit nila noong gumagawa sila ng krimen noong bata pa sila. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, tinanong ni Clyde si Jimmy kung bakit niya ginamit ang code word. Pagkatapos ay sinabi ni Jimmy ang plano na pagnakawan ang Charlotte Motor Speedway. Sa kabila ng pag-aatubili ni Clyde sa una, sinimulan ni Jimmy na ipaliwanag ang lahat ng mga detalye tungkol sa target nilang lugar. Lumalabas na habang nagtatrabaho siya sa tunnel na iyon, nakita niya ang napaka-secure na sistema na pag-iimbak ng pera gamit ang mga pneumatic tube para ilagay ang malaking halaga ng pera sa tunay na bank vault. Upang matagumpay na maisagawa ang pagnanakaw, kailangan nilang pasabugin ang bank vault na iyon, at ang tanging taong makakagawa nito ay si Joey Bang, na nakakulong ngunit bihasa sa pagbubukas ng safe box. Pagkatapos ay binisita ng magkapatid si Joey sa bilangguan. Habang ipinapaalam nila ang kanilang plano, tinawanan sila ni Joey, iniisip kung paano niya isasagawa ang pagnanakaw habang nasa kulungan. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng dalawa na kuya nilang ilabas at ibalik siya sa bilangguan ng hindi nahahalata. Sumang-ayon si Joey sa isang kondisyon na isasama nila sa misyon ang dalawang nakababatang kapatid, sina Fish at Sam. Bilang resulta, tumungo ang magkapatid na Logan upang makilala ang magkapatid na Bang sa Easter Fair at i-recruit sila sa pagnanakaw. Bukod dito, kasama rin ni na Jimmy at Clyde ang kapatid nilang si Melly sa kanilang plano. Bilang unang bahagi ng kanilang plano, naaresto si Clyde sa pamamagitan ng sadyang pagbangga sa bintana ng tindahan na nagdulot sa kanya ng 90 araw na sentensya. Pagkatapos nito, nagsimulang magtulungan sina Joey at Clyde sa bilangguan, dinamay din nila ang ilang kapwa preso para tulungan silang makatakas. Sa labas, binantayan ni Jimmy at Melly ang delivery van ng bilangguan, isinulat ang eksaktong petsa at oras kung kailan ito aalis sa bilangguan. Sa kabilang banda, nilagyan ni na Sam at Fish ng mga kinulayang ipis ang tube system ng speedway upang matukoy kung aling tubo ang pupunta sa target na bank vault. Isang araw, nakatagpo ni Jimmy ang healthcare worker, si Sylvia, na naging kaklase niya noong high school. Nang mapansin ang pinsala sa kanyang noo, dinala siya nito sa kanyang van at binigyan siya ng anti-tetanus. Dahil walang trabaho si Jimmy, wala siyang pambayad dito.
Gayunpaman, ipinaliwanag ni Sylvia na hindi niya kailangan ng pera. Nagtatrabaho ang kanyang organisasyon sa mga donasyon mula sa mayayamang tao. Kinabukasan, nagtungo si Jimmy sa dati niyang pinagtatrabahuan, nagkunwari na kukunin lamang ang mga natitira niyang gamit. Sa sandaling ito, pumasok siya sa cabin ng dating amo at ninakaw ang blueprint ng Speedway. Sa kanyang paglabas, nakasalubong niya ang dating amo, na nakukonsensya sa pagtanggal sa kanya. Matalinong binago ni Jimmy ang usapan, na hindi direktang nagtanong tungkol sa status ng kasalukuyang construction sa ilalim ng Speedway. Bilang tugon, sinabi sa kanya ng dating amo na ang trabaho ay matatapos ng mas maaga sa schedule, na nagdulot ng malaking pagbabago sa planong pagnanakaw ni Jimmy. Ngayon, ang pagnanakaw ay dapat isagawa isang linggo ng mas maaga, na mangyayari kasabay ng pinakamalaking karera ng panahon, ang Coca-Cola 600. Tiyak na napakaraming tao ang dadalo sa karera na ito, kaya mas mahirap para sa kanila na isagawa ang pagnanakaw. Sa kabila ng hadlang na ito, tumanggi si Jimmy na ihinto ang misyon at ipinadala ang bagong plano sa iba pang miyembro ng koponan. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay na araw ng karera, at magsisimula na ang pagnanakaw. Sa oras ng tanghalian, si Joey ay nagpanggap na may sakit at nagsimulang magsuka sa kantin. Dahil dito, isinugod siya sa infirmary ng bilangguan kung saan siya ay pinayagang magpahinga. Dinagtagal, humiling siya ng pahintulot ng nurse na pumunta sa banyo, ngunit iminungkahi ng nurse na gamitin niya ang urinal. Nag-alinlangan si Joey, ngunit kasabay nito, pumasok si Clyde upang dalhin siya doon. Samantala, sa dining hall, ang kasamahan ni Joey, si naman, ay nakipag-away sa isa pang bilanggo, na sa huli ay humantong sa kaguluhan. Naging sanhi ito upang ilock ng warden ang lahat ng mga pinto sa pasilidad, upang pigilan ang sinuman na makatakas. Sa gitna ng kaguluhang ito, ginamit nina Joey at Clyde ang lihim na daanan sa banyo upang makalabas ng bilangguan. Pagkatapos ay nagtago sila sa ilalim ng delivery truck gamit ang mga wooden case at tuluyang lumabas ng pasilidad. Nang huminto ang truck sa gasolinahan, bumaba ang dalawa at nagtungo sa tagpuan. Doon, sila ay sinundo ni Melly, pagkatapos ang tatlo ay nagtungo sa Speedway. Sa ibang lugar, pinasabog ng magkapatid na bang ang cell tower ng Speedway Arena, kaya hindi nagagana ang lahat ng credit card machine at napilitan ang mga empleyado na tumanggap lamang ng cash. Dahil dito, ang transaksyon sa cash ay nagsimula at mabilis na tumaas, ang lahat ng empleyado sa mga tindahan ay inutusan na patuloy na ipadala ang pera sa vault sa pamamagitan ng pneumatic tube. Nang makarating sa Speedway, bumaba sina Joe at Clyde sa basement kung saan naghihintay si Jimmy. Kasunod nito, pumasok silang tatlo sa tube room at ginamit ni Joe ang kaalaman sa kemikal upang lumikha ng improvised explosive. Pagkatapos ay maingat niyang inilagay ito sa walang laman na kapsula at inilagay ito sa tubo. Nang sumabog ang bomba, binuksan nito ang gate mula sa tubo patungo sa vault. Gayunpaman, ang usok ay nagsimulang lumabas sa iba pang mga tubo na nasaksihan ng mga nagtitinda. Agad nilang inalertuhan ang mga awtoridad na pagkatapos ay nagpadala ng dalawang opisyal upang tingnan ang vault sa basement. Samantala, ikinonekta ng koponan ang tubo sa higanteng vacuum pump at sinimulang sipsipin ang lahat ng pera patungo sa mga plastik ng basura. Sa prosesong ito, hindi sinasadyang nasipsip ang prosthetic na kamay ni Clyde na naging dahilan para mag-alala siya. Sa takot na baka maugnay sa kanya ang pagnanakaw, sinimulan niyang hanapin ang kamay. Kahit papaano ay napakalma siya ni Jimmy, tiniyak sa kanya na ibabalik sa kanya ang kamay. Pagkatapos mapuno ng pera ang ilang bag, isinakay ni na Sam at Fish ang mga ito sa sasakyang nagkakarga ng bagahe at lumabas patungo sa truck ni Jimmy. Gayunpaman, naharap sila sa isang problema habang nasa daan, ang gate ay ayaw mabuksan. Sa sandaling malapit na silang mahuli, dumating si Jimmy sa eksena at tinulungan silang buksan ang gate, sa wakas ay pinahintulutan silang magmaneho palabas. Samantala, napansin ng dalawang opisyal ang usok na lumalabas mula sa pneumatic tube ventilation compartment. Pumasok sila sa compartment at nakita si Earl, isa sa mga parokyana ng bar ni Clyde na nag-e-enjoy sa paninigarilyo. Sa pag-aakalang isa siya sa mga manggagawa, inutusan siya ng mga opisyal na patayin ang sigarilyo at bumalik sa trabaho. Kasabay nito, nagsimula ang karera ng Coca-Cola 600. Si Max, kabilang sa mga manunood, ay masigasig na sumusuporta sa kanyang bagong driver, si Dayton White.
Napakahusay na gumanap ni Dayton sa unang ilang minuto, ngunit sa lalong madaling panahon ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at bumangga sa isa sa mga barikada, na nagresulta upang maalis siya sa karera. Pagkatapos, sanigawan siya ng galit na si Max dahil sa kawalang ingat, na inakusahan siyang ipinatalo ang malaking halaga ng pera. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas sina Joey at Clyde sa basement pagkatapos makumpleto ang kanilang misyon at nakatagpo si Max. Agad na nakilala ni Max si Clyde mula sa bar, ngunit bago lumala ang sitwasyon, sinuntok siya ng huli sa mukha at tumakas. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na nakuha ni Jimmy ang kamay ng kapatid at lumabas sa basement. Sumakay siya sa kanyang truck na puno ng pera bago umalis sa pinangyarihan. Habang lumilipas ang nakaplanong oras ng pagnanakaw, ang mga bilanggo sa bilangguan ay nag-trigger ng alarma sa sunog, na nag-alerto sa departamento ng bumbero. Ginamit nina Joe at Clyde ang pagkakataong ito para pumuslit pabalik sa loob ng bilangguan, na nagkukunwaring mga bumbero. Muling isinuot ang damit ng bilangguan at bumalik sa kanilang orihinal na posisyon, kumilos na parang normal ang lahat. Sa resulta ng kaganapang ito, inihanda ni Melly si Sadie para sa finals ng kanyang beauty pageant. Sa sandaling ito, hinanap ng bata ang kanyang ama, ngunit walang ideya si Melly kung nasaan siya. Hindi nagtagal, umakyat si Sadie sa entablado, handa nang simulan ang pagganap. Ilang sandali bago ang pagganap ni Sadie, nagpakita si Jimmy sa eksena, na nagbigay ng malaking kaginhawaan sa kanyang anak. Laking gulat ni Jimmy, kinanta ni Sadie ang paborito niyang kanta, Take Me Home, Country Roads. Ang karamihan ay nasiyahan sa pagtatanghal at kalaunan ay sinabayan siyang kumanta, habang si Jimmy ay lumuluha sa kaligayahan. Pagkatapos ng palabas, iniwan ni Jimmy ang truck na may dalang pera sa gasolinahan at hindi nagpakilalang ipinaalam ito sa pulisya. Sa pamamagitan nito, naibalik sa Charlotte Motor Speedway ang karamihan sa perang nawala. Ang balitang ito ay ikinagalit ng lahat ng mga miyembro ng koponan, sa paniniwalang ang mga pagsisikap ay nawala ng saysay. Pagkalipas ng ilang buwan, nakalaya sina Clyde at Joey mula sa bilangguan at nagsimulang mamuhay ng normal. Isang gabi, pumunta si Joey sa bar ni Clyde para magtanong tungkol sa kanyang kapatid. Gayunpaman, sinabi ni Clyde na alam lang niya ay lumipat si Jimmy sa Lynchburg, kasama ang anak nito at ang pamilya ng dating asawa. Bukod sa lahat ng ito, inimbestigahan ng FBI ang kaso ng pagnanakaw, sa pangunguna ni Agent Sarah Grayson. Sa una, siniyasat nila ang sistema ng pag-iimbak ng pera ngunit walang nakitang kakaiba. Gayunpaman, mayroon silang isang saksi, si Max, na nagbunyag ng lahat ng nakita niya noong araw na iyon. Nang malaman ang tungkol sa may kapansanan sa kamay na si Clyde, bumisita ang mga ahente sa bilangguan upang makipagkita sa warden. Gayunpaman, ang warden ay kumpiyansang ipinagmalaki na walang sinuman ang makakalabas sa kanyang kulungan, lalo na sa ilalim ng pangangasiwa niya. May hinala pa rin si Sarah kina Jimmy, Clyde, at Joey, ngunit wala siyang ebidensya na magpapatunay. Lumipas ang 6 na buwan, ngunit wala siyang nakuhang ebidensya tungkol sa kaso. Ngayon na ang presidente ng Speedway ay kontento na sa mga na-recover na pondo at insurance settlement, ang mga ahente ng FBI ay napilitang isara ang kaso ng permanente. Isang araw, nagkakape si Joey sa kanyang tahanan nang bigla niyang napansin ang isang pala sa labas. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghukay sa markadong lugar at nakita niya ang isa sa mga plastic bag na puno ng pera, na nagpasaya sa kanya. Dito, nabunyag na ang perang inilabas ni Sam at Fish noon ay maliit na bahagi lamang ng ninakaw ng magkapatid na Logan. Itinago nila ang mas maraming pera na iyon sa magkahiwalay na mga bag ng basura na may mga tracker upang makuha ito sa ibang pagkakataon mula sa tambakan ng basura. Sa huli, lahat ng sangkot sa pagnanakaw ay nakatanggap ng malaking halaga, kasama sina Sylvia at naman. Sa huling eksena, nakita natin ang koponan ng mga magnanakaw na muling nagsama-sama sa bar ni Clyde. Dinala rin ni Jimmy si Sylvia, na ngayon ay may relasyon na. Habang nagdiriwang ang grupo, pumasok si Agent Sarah sa bar at nakipag-usap kay Clyde, na nagsabing bago siya sa lugar na ito. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.